Ito po ang Malalag Bay, and this is one of the major bangus production areas in Mindanao. Umaabot po ng Visayas ang mga bangus dito, Tacloban, Iloilo, Bacolod, and the whole of Mindanao. Ikaw, matagal ka na sa fishcakes farming. Ano nakikita mong pagkulang ng gobyerno? Bakit in spite of what you are doing, kulang pa rin yung isda sa Pilipinas? Produce more fry. We have to produce more fry, and hindi pwede yung gobyerno kasi ang maglalagay ng hatchery site. Dapat in coordination with the private sector yan. Private sector? Private sector. So, supporta lang ng gobyerno kailangan yes nyo. Po. So, aside from the lack of fry and fingerlings, ano pa nakikita mong... Beads po. Napakamahal ang beads natin. Ang imayaman lang po lahat ng mga feed company. So why can't the government help us produce feeds in good quality and less cost? Yan lang naman ang problema talaga natin. Yes po, iba't nagagawa ng ibang bansa na tinutulungan yung mga grower nila, but tayo hindi. Yeah. Projection mo ngayon ang farm gate price magkano? 160. 160 na? Per kilo. Akala ko 156 lang last week. Last week yun. Okay, 160 na. 160 anong projection mo sa presyo ng bangos? It will go up as high as 170. All-time high yan po. Mm-hmm. Kasi sa nangyari sa Visayas na binagyo. For a period of up to June yan. Ang sinasabi ni Jothon Lanzar, yung isa sa mga malalaking fish cage operators na kausap natin kanina, ini-expect lang tataas yung presyo ng bangos. So, while of course this is a crisis, we could also look at this as a window of opportunity. And kailangan na nating suportahan ang industriya na ito. Tulad ng sinabi ni Jothon kanina, hatchery, feeds, and of course correct policies ng gobyerno in as far as fish importation is concerned. So yun po ang mga bagay-bagay na dapat natin matutunan sa gobyerno. And although I'm out of government right now, I am continuing my advocacy for food sufficiency. Sapagkat hindi ako naniniwala na kung ganito kalawak yung ating area, and we have 36,298 kilometers of coastline all over the country, sa Mindanao pa lang, napakaraming areas, hindi ako maniwala na hindi tayo pwede maging food sufficient or fish sufficient. All that we need to do is correct policies. At tingnan natin yung ating potentials as a major food production area in this part of the world. Mayor Adnan Biruar ng Parang, and he is leading the team today on an inspection tour of the proposed fish cage area. Kasama po natin yung technical team. Kasama ko rin yung aking kapatid na Vice Mayor ng Lang, si Lito, no? And the former DA's Director for UNDWELD, ni Mila Casis, at saka yung taga Inca Plastics, at ang Chairman ng Committee on Fisheries and Agriculture ng Parang. Ito po yung area na proposed fish cage farming site na mag-i-involve po ng ating mga kaibigan na mga retired U.S. Navy officers and men of Filipino descent who would like to invest in their home country. So ito yung pinopropose ni Mayor Kahar Ibay. Yung area doon, ang tinatawag na lang Kampo Muslim, yan po isang magandang bayrin for fish cage farming. And over there is the Puyo Port. Kung makikita po ninyo sa background, Puyo Port, and dyan din po yung isang suggested site nila. And this early, meron na silang nakikitang benefits sa proposed na fish cage farming na gagawin dito sa Parang, sapagkat napansin nila over the years ay kumonte yung huli nilang isda. And when I ask why, sabi nila wala silang declared closed fishing season sapagkat tuloy-tuloy ang pangingisda. Kasi kung hindi sila tuloy-tuloy na mangingisda, walang supply na isda ang Parang town. So I presented to them the idea of starting the observance of a closed fishing season
lalo na ng Tamban, which was actually very successful sa Zamboanga Peninsula. Kaya na nung balik yung mga isda sa Zamboanga. And with the establishment of the fish cages, yung requirement na isda ng community for the 3 months na hindi papayagan ng pangingisda would be provided for by the fish cages. So this early, may nakikita na silang benefits. After lunch today, we will move around the bay and kasama yung technical team ng Inca Plastics. They will determine which area would be suited and ideal for fish cage farming. Very positive reception by the people of Parang. Thankful at napili nyo yung area natin dito sa Parang. Ang aking proposal is a big brother, small brother approach. Ang ibig ko sabihin, while of course we are inviting investors to come in, we also would like to involve the community. Okay. So ang concept na ipipresent ko sa inyo is, ito yung area ng investors, but we also organize the local fisherfolk families. Kasi ang advantage nito, number one, ma-address natin yung problema nyo sa overfishing. Dahil sabi nga ninyo, continuous yung inyong fishing, wala kayong hinto. Walang season. With the fish cages, which will be producing a lot of fish, we could already encourage the LGU to declare a closed fishing season during the spawning period of the Tamban o Lupoy. Diba? So that pag dami ng Lupoy, as per experience ng Zamboanga, babalik yung malalaking isda. Okay. Number two, we will be able to create jobs locally. And sa presentation na isasubmit ko sa inyo on behalf of the group of investors ng mga kaibigan ko, I will present to you the idea of establishing a local fish center na kung saan yung mga residente ng Parang and the nearby municipalities could buy fish produced from this area at farm gate price. Yun ang bali magiging advantage sila. Okay. And of course, ma-establish natin yung ice-making facility, pati jobs generated sa processing. So kami po sa LGU is very welcome po yung ganyan klaseng mga investments dito po sa aming bayan. Dahil yun na nga, talagang dapat kung magamit natin yung ating karagatan, natural resources. So sa tulong po ninyo, sa pag-invite ng mga investors, malaki po yung impact para po sa LGU. Very good.